Huwag daw i-prioritize ang mandatory ROTC dahil meron tayong education emergency at dahil mataas ang presyo ng bilihin ngayong mga panahon nito. Let's talk! Pero bago yan ay gusto ko lamang magpasalamat kay Ofertivo Essentia Disinfectant Aroma Spray para sa napakasarap na tulog ko araw-araw. Visit their Instagram and Facebook account to place your order now. First and foremost, kailan naging one at a time ang labanan? Ang gobyerno natin ay composed ng iba't ibang mga competent na nilalang para i-address ang mga issues at problema kinakaharap natin bilang bansa. Hindi natin pwedeng i-adapt yung ugali na kailangan tapusin muna natin to bago natin magawa yan. Totoo, mayroong problema ang education system. At ito ang dahilan kung bakit nandun si Inday Sara Duterte ang Vice President ng Antibansa. Ang pagtaas ng bilihin ay ina-address ng ating economic team kung saan ang grupong ito ang nagdidesisyon ng mga polisiya para sa ikabubuti ng bansa, economically speaking. Kung nakinig kayo ng sono ng Pangulo nung nakaraan, meron siyang 19 bills na pinrioritize. Isa lang dito ang mandatory military training. Ngayon, para saan ba ang mandatory military training? Sa bill ni Senator Gatchalian, sinabi niya dito na ang basic military training ay magmo-motivate, train, organize, and utilize students for national defense preparedness or civil military operations. The bill provides, however, that no student below the age of 18 shall take direct part in hostilities. Now, this mandatory military training also includes civic training and preparedness during actual disaster response operations that would enhance the capacity of the nation to produce the needed manpower and expand its human resources in times of war, calamities, disasters, emergencies, and in support of the law enforcement strategy of the government against crimes by creating a pool of trained reservists. As you know, sa panahon ngayon, meron tayong iba't ibang territorial disputes with China, with Vietnam, with Malaysia, and, you know, other countries. It is always better to be prepared for the worst situations. Aside from that, ang bansa natin ay natural disaster prone. Higit sa gera o sa kahit ano pang laban ng pisikal, isa sa mga pinaka-importanting kailangan nating ma-address bilang bansa ay ang pagtugon sa mga kalamidad na nangyayari sa atin. Isipin mo, kung lahat ng mga kabataan ay nakapag-training at marunong sa disaster management, ang first responder ng pamilya mo ay magiging ikaw. Alam mo kung paano mag-first aid, alam mo kung paano sagipin ang pamilya mo, alam mo kung paano i-manage ang resources ninyo, alam mo kung paano initiate ang communication para ipaalam sa kinauukulan ang inyong sitwasyon. Ibig sabihin, we're going to create a generation of strong people na hindi damsel in distress. Now, how is that not useful? At paano yan hindi magiging makabayan? At paano yun naisip na hindi to dapat i-priority when in fact this program can save lives?